Pagkatapos ng roller coaster ride na nangyari sa Gilas, kung saan nasukat ang katatagan nito na marepresenta ang pride ng bansa sa ibang lahi. Sino ang hindi makakalimot sa pagkuha at pagtapos ng tatlong dekadang paghahari ng Philippines sa Southeast Asian Games ng 5x5 men's basketball sa koponan ng Indonesia. Idagdag mo pa sa 2022 FIBA Asia Cup, kung saan na-eliminate agad ang Gilas at hindi nakapasok sa playoff at top 8 ng torneo. Nadagdag din ang isyo tungkol sa kung sino ang hahawak na head coach sa Gilas at tila matagal-tagal ng problema sa preparasyon na hindi pa din nasolusyonan sa mga nakaraang FIBA tournaments na naging isa sa dahilan sa pabulusok na performance ng Gilas at sa world ranking nito. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nakapaglaro sina Jordan Clarkson sa Window 4 ng qualifiers bilang isang naturalized player ng Gilas at dinagdagan pa ng star ang nooy na sa Adelaide 36ers na si Kay Soto. Tila nag-iba ang pananaw at nabago ang masamang impresyon ng mga fans. Pinahanga tayo sa galing nila nang makipagsabayan ito sa national team ng Lebanon at talunin ang Saudi Arabia sa isang kumbensadong panalo. Mas nadagdagan din ang kumpiyansa at momentum ng Gilas ng talunin at walisin nito ang nakaharap sa Window 5 ng qualifiers na Jordan at Saudi National Team. Ngayong February window ay huling sayaw at laro ng Gilas sa qualifiers kung saan makakaharap nito ang malakas na Jordan National Team at tila tinik sa lalamunan ng Gilas ang mahirap talunin na Lebanese National Team. Ang Gilas ay nasa pangatlong hanay ngayon sa Group E na mayroong 5 wins at 3 losses. Samahan niyo akong silipin ang makakaharap ng Gilas ngayong February window. Dito lang yan sa Crossover Channel. All bets on sports. What is bet? The energy flows. What is bet? The team is on fire. What is bet? The victory is coming. What is bet? This is your victory. Masusubukan muli ang tikas ng Gilas kontra sa powerhouse na Lebanon sa darating na February 24 alas 6 ng gabi na gaganapin sa Philippine Arena. Pangalawang paghaharap na ng Gilas at Lebanon sa FIBA qualifiers. Kahit na pasok na ang dalawa sa World Cup tournaments, nariyan pa din ang pride na makakuha ng panalo, lalo na ang Gilas na mas lamang ngayon dahil sa home crowd. Natalo nga ang Gilas sa nakaraang paghaharap nito, kasama ang NBA naturalized player na si Jordan Clarkson, at dating Adelaide star na si Kay Soto. Ayon sa nakaraang stats ng dalawang kuponan, ang Cedars ay lumamang sa threes na pumukol ng 31.3 points field goals percentage na mas mataas sa Gilas na pumukol lamang ng 26%. Sa 2 points field goals percentage ay mas nanaig ang Gilas na nakakuha naman ng 56 points percentage. Ilang beses nagpalitan ng kalamangan ang dalawang kuponan. Nahirapan din ang Gilas na depensahan ang mga sneaky moves ni Araki, lalo na sa pinakamahalaga na segundo ng laban sa markang 16 seconds remaining sa fourth quarter, kung saan naipasok pa ni Araki ang pamatay na tres sa harap ni Clarkson. Hindi rin umobra ang naging clever moves ni Jordan Clarkson sa pag-pick nito kay Ali Haidar mula sa tres sa markang 3.4 seconds sa fourth quarter nang mag-miss ito ng dalawa sa tatlong free throws. Sa huli na naig ang Cedars panalo ng 4 na puntos 85-81 kung saan hindi pa ito natalo sa sariling bakuran. Pinangunahan ni Dwight Ramos ang mataas na efficiency na nagkaroon ng plus 26 efficiency, nakagawa din ito ng 10 points, 10 rebounds, at 2 assists. Magagaya kaya ng Gilas na depensahan ang bakuran tulad sa ginawa ng Cedars? Well, ayon sa FIBA stats, lamado pa din ang Lebanon sa lahat ng aspeto pagdating sa shooting, kung saan nagkaroon ng 51.8, 37.7 at 72.6 ang Cedars para sa 2 at 3 field goals percentage, kasama na dito ang free throws. Kung tayo naman ang tatanungin, bilang isang fans ay kaya namang talunin ng Gilas ang Cedars. Dapat siguro nila i-minimize ang turnover sa laro na nai-convert sa puntos ng kalaban. Dagdagan din nila ang shooting sa tres at higpitan pa ang depensa sa mga key players ng Cedars, lalo na sa 3-point line. Sa rebounds ay wala naman tayong gaano problema dahil nariyan si Kay Soto. Dagdag pwersa si June Mar Fajardo, ang monster rebounder Scottie Thompson, na tutulong sa offensive at defensive rebounds. Ang kuponan ng Jordan ay kasama sa quarterfinals na nakakuha ng pang-apat na pwesto ng 2022 FIBA Asia Cup na ginanap sa Indonesia. Tinalo din ito ang kuponan ng New Zealand sa nakaraang window ng qualifiers.
Makakaharap nga ng gilas ang kuponan na ito ngayon paparating na February 27, Lunes ng gabi. Ang dalawang kuponan ay dati nang nagkaharap sa nakaraang FIBA tournaments at qualifiers. Huling laro nila ay sa nakarang Window 5 ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan tinalo ito ng gilas ng 8 puntos sa harap ng home crowd ng kalaban. Kung babalikan natin ang huling laro, masyado naging dikit ang laban sa first, second at hanggang sa kalagitnaan ng third quarter. Binigyan ng gilas ng magandang depensa ang Jordan, habang naka-individual play sila, at unti-unti na rin napagod ang mga key players ng kalaban. Noon nga ay nahirapan ang Jordan na makalapit dahil sa magandang rotation na ginawa sa gilas players. Dagdag pa ang uminit na opensa nila kay Soto, si Jay Perez at nariyan pa ang steals galing kay Scotty at Dwight na nagpahirap sa panig ng kalaban. Natapos ang third quarter sa score na 51-58 panig sa gilas. Pagdating naman sa fourth quarter, unti-unti nang nakalayo ang gilas na nakapagtala ng malaking kalamangan ng 12 puntos hanggang sa natapos ang laro 66-74 panig sa gilas. Sa panig naman ng gilas, pinangunahan ni Kai Soto ang puntos na nakagawa ng 16 points at 2 blocks, si Scotty Thompson na nakagawa rin 13 rebounds at 8 assists, si Dwight Ramos naman na nakapag-ambag ng 4 na steals. Ang magandang rotation ng gilas players, pressure defense sa kalaban, at hindi kanya-kanyang laro ang nakita nating susi kung saan nahirapan ang Jordan team na makabawi sa kalamangan ng gilas. Idagdag pa ang malamig na shooting ng Jordan sa tres at sa free throw lines na usually naman nagagawa nila sa nakaraang laban sa ibang kuponan. Kung ang FIBA stats naman ang tatanungin, hindi magkalayo sa rebound at shooting percentage ang dalawang kuponan na ito. Asahan natin na mas mabilis ang ball movement sa magkabilang panig. Siguro sa pagkakataon ngayon, mag-a-adjust ang kalaban sa mga unnecessary turnovers na nagawa nila sa unang tagpo at posibleng damihan nila ang 3 points attempt dahil mahihirapan sila sa loob umataki. Ang posibleng gawin naman ng gilas sa tingin ko i-pressure defense nila ang kalaban at huwag din nila hayaan na makagawa ng fast breaks ang Jordan. Sa opensa naman gawa ng play ang mga big man na si Kai at abay sa pick and roll para mapuwersa ang magbabantay sa kanya na mag-fall. Sa mga wings hayaan sila na humanap ng mga open shots at ipasa sa mga libreng kasama kung kinakailangan. Ano kaya ang posibleng set play na gagawin ng coach sa gilas na yung darating na February window? Sa tingin ko ayos na yung set play nila sa nakaraang window 5 at 6. Sa inyo kaya Gilas fans, dribble drive offense kaya?